open up. You OPN. Ano ang napala sa EDSA? At bakit tayo nagdusa? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Alam nyo ba, nang dahil sa EDSA, ibinenta ang 67% ng government-owned Philippine Airlines. Binili ito ni dating Pangulong Marcos. Subalit, nang mawala siya, bigla itong naging pagmamay-ari ni Lucio Tan. At dahil din sa EDSA 1986, nawala ang government-owned company na Meralco. Pagmamay-ari ito ng Lopez family. Subalit, nung nalulugi na ang Meralco, ay pinagkatiwala ito kay Pangulong Marcos. Ngunit, nung nawala si Pangulong Marcos, ay ibinalik ito ni Corazon Aquino nang wala man lang kondisyon sa mga Lopez family. At nang dahil din sa EDSA 1986, ipinasara ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong Bataan. Alam niyo ba, nung nasa Hawaii si Pangulong Marcos, ipinakiusap niya kay Corazon Aquino na ipagpatuloy ito dahil mapapakinabangan ng mga Pilipino. Subalit, hindi pinansin ni Cory Aquino ang kahilingan ni Marcos. At sa halip, ipinasara niya ito. Alam niyo ba, dahil sa EDSA 1986, ibinenta ang 60% ng government-owned Petron Corporation na ngayon ay may kaugnayan kay Fidel B. Ramos. Kasama sa mga traidor na nagpatalsik kay dating Pangulong Marcos. At dahil din sa EDSA 1986, ibinenta ang 61% ng lupa Food Terminal Incorporation FTI na matatagpuan sa Taguig na noong Nobyembre 2012 na panahon ni Binigno Aquino ay ibinenta ang 74 hectares of FTI land to Ayala Land Incorporation for only 24.3 billion pesos and the area is now known as Arca South. At nang dahil din sa EDSA 1986, pinalitan ang dating pangalan na Manila International Airport at ginawa itong Ninoy Aquino International Airport bilang pag-alala daw sa kabayanihan ni Ninoy Aquino. Pero lingid sa kaalaman ng ilan natin kababayan, ang senador na ito ay may kasong treason noong 1977 mula sa kanununuan hanggang sa sariling lahi ay may mga traidor. At dahil din sa EDSA 1986, nawala ang government-owned Manila Transit Corporation sa Metro Manila. Isa ito sa mga dating programa ni Madam Imelda Marcos na noo'y tinatawag na Love Bus, kung saan ang mga pasahero noon ay may disiplina sa pagsakay. Kumbaga, marunong silang pumila. Ganito kadisiplinado noong araw. At dahil din sa 1986 EDSA Revolution, ibinalik ni Corazon Aquino na wala man lang kapalit ang ABS-CBN sa Lopez family. At dahil din sa EDSA 1986, naging pasaway ang karamihan sa mga Pilipino. Bagkus, nawala ang disiplina sa bawat Pilipino. Lumaganap din ang droga, nakawan at patayan, rambulan ng kabataan. Ngayon, ano masasabi natin? Ito ba ang EDSA at kalayaan ay pinaglalaban nila? Ipinagpalit nila sa papaunlad na sana ang bansa, istriktong pamumuno at sa maluwag na batas na tinatawag na demokrasya. Inabuso ang kalayaan, kaya ang mga kabataan ngayon ang nagdurusa. Sa mga nagpauto sa EDSA noon, paano mo nasabing umayos ang buhay mo dahil sa EDSA?